Hello everyone, ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay about magnetism. Okay, so magnetism. So marami pa tayong topic na tatalakayin under magnetism. Pero sa ngayon, ang pag-aaralan muna natin or ang una nating pag-aaralan ay tinatawag na magnetic field at magnetic flux. Okay, so dito ay ituturo ko lang yung pinaka-basic idea na kung saan ay maaari natin o mas madali nating maunawaan at matatandaan. Okay? So, magnetism. So, dito is magnetic flux. So, kung papansin nyo, from the word magnet. Okay? Magnet. Yan. So, may kinalaman sa magnet. So, ibig sabihin, ang pinaka-example natin dito ay magnet. Okay? So, simply bar magnet. Yan, bar magnet. Okay, so meron tayong kailangan tandaan dito sa magnet. So, etong magnet, meron niyang, so sa magkabilang dulo, meron niyang tinatawag na north at south or north pole or south pole. Okay, so yun yung dalawang kailangan yung tandaan. Okay, so pag sinabi nating magnet, example, halimbawa, meron kang dalawang magnet. Okay? So, meron kang dalawang magnet. Of course, kung ito yung north mo, so dapat yung isa ay south. Kung ito yung south mo, so dapat yung isang end ay north. Okay? Okay, so now, example, meron kang dalawang magnet. So, etong isang magnet, itatry mo ngayong ilapit dito sa isa. So, kapag inilapit mo yan, merong dalawang mangyayari. Ang una ay didikit yung magnet. Pangalawa ay lalayo yung magnet. Yan, lalayo yan. Okay? So, kapag inilapit mo or tinari mong ilapit ito, itong magnet na to, dito at nagkataong dumikit sila, so, ibig sabihin, ang tawag doon ay attraction. So, simply attract. So, nangyayari ang attraction kapag yung south and north or north and south ay magkaharap. Okay? So, didikit yan yung kapag north at south, south-north magkaharap, didikit yan or mag-a-attract. Okay? So, kapag yung magnet naman, kunwari ito, inilapit mo dito at lumayo yan, ibig sabihin kung ito, example, ito yung una mong magnet, ano? Inilapit mo ito ngayon dito. Tapos, ito ngayon lumayo. So, ibig sabihin, kung since ito yung south mo, so ito yung south, ito yung north. So, ibig sabihin, ito yung south ng magnet. Okay? So, yan. So, ibig sabihin, pareho silang south, kaya siya lumalayo. No? So, ibig sabihin, ito yung tinatawag na repulsion or repel. Simply repel. Okay? So, yung south, itatry mong ilalapit sa kapwa south, magkakaroon ng repulsion na tinatawag. Okay, halimbawa naman, kung yung north, so north ito, so the other end must be south. Okay? So kapag yan ay inidinikit mo, tinry mong ilapit dito, at lumayo, ibig sabihin, sa north siya nakaharap. Okay? So kapwa north. So magkakaroon ng repel. So south-north, so attract yan. So south at south, repel yan. Then, north and north, repel pa din yan. Okay? So, yun. So, basic. So, kailangan yung tandaan yung mga ganitong scenario. Okay? So, balik tayo dito sa example natin na una. So, dito sa example natin, so, meron tayong, of course, north pole sa ating magnet. Sa kabila naman ay merong south pole. So, etong dalawang point na to ay tinatawag na point or points of concentration. Points of concentration of magnetic strength. Okay, so yun. So, ito ay kailangan nyo ding tandaan. Point of concentration of magnetic strength. So, yan ang isa sa mga or yan ang ilan sa mga idea ng isang magnet. Okay, so tanggalin ko lang yan.
So, punta na tayo sa tinatawag na magnetic field. O, ano ba pag sinabing magnetic field? Okay, so around dito sa magnet na to, around a bar magnet. So, around dito, andito yung tinatawag na magnetic field. Okay, so magnetic field. Pero, hindi natin yan mabibisual or simply invisible, ika nga. Okay, so hindi natin makikita yung tinatawag na field or yung pinaka-magnetic field. Or simply yung effect ng magnetic field ay invisible. Pero, in order to visualize the effect, so para maipakita or ma-show natin yung effect or yung magnetic field, gumamit sila or gumamit ng tinatawag ng lines of force. Okay? So, etong lines of force, ito yung evidence para maipakita yung tinatawag na magnetic field. Okay? So, gagawa lang ako ng mga lines. Yan. So, ito yung magnetic field around a bar magnet. So, lines of force ang ginamit as evidence na merong magnetic field. Okay? So, yan. Now, so ito ay lines of force. So ito din ay tinatawag na magnetic field lines. Or simply magnetic evidence. Field lines. Or simply field lines. Okay, so again, to help or to in order to visualize the effect or the magnetic field, lines of force ang ginagamit as representation sa magnetic field. Okay, so yung direction naman ng ating lines or yung magnetic field lines, yung field lines, ang direction niyan ay repel away from the North Pole ng magnet and attracted to its South Pole. Okay, so away yung direction niya ng lines ito. Ang direction niya is repel away. So away siya. Na kung saan attract naman siya sa South. Okay, yan. Okay, so itong arrow na ito, ito yung direction. Pinapakita ko yung direction ng field lines. Okay, so yan ang ibig sabihin ng magnetic field. Okay, so next is yung magnetic flux. So magnetic flux, okay, so yung etong entire group of magnetic field, so to entire group, itong apat na to, entire group of magnetic fields which can be considered to flow na, to flow outward from the north pole of a magnet is called the magnetic flux. Okay, so ito considered na to flow outward from the North Pole of a magnet ay tinatawag na magnetic flux. Okay, so itong isang entire group na ito na magnetic field lines. Okay, so ibig sabihin, since ito ay apat na lines, so ibig sabihin, meron siyang total flux of apat lang pala. Four field lines. Four field lines. Okay. So, nga pala, ang symbol ng magnetic flux ay ganyan. Yan. Yan ang symbol ng magnetic flux. Okay. Again, itong ang total flux nito ay four field lines. Okay. So, four field lines. So, ibig sabihin,
Itong magnet na to can provide a magnetic flux of field lines, or simply a total flux of field lines flowing in or flowing out or in for each fall. Okay? So yun ang ibig sabihin ng total ng flux or ng magnetic flux. So total flux nitong magnet ay for field lines. Okay? So kung meron kayong gustong itanong o nalilito kayo po, pwede kayong mag-comment sa ating comment box. Okay? So yun.